Kami sa nauna. Itong susunod na mag-speaker natin, ang products po natin, parte ng gano. Gano, derma. Kaya ang mag-gagano, may kasamang tira. Pag tinira, may pi. Alam nyo pi? Bayad. No, kaya gano, tira, pi. Di ba? Kaya pakinggan yung maigito kasi ang pinakamalupit nito about sa health na po natin. Okay? Pakinggan po natin ang powerful speaker natin po ngayon. Isa po ito sa mga retiradong pitcher. Kusang nag-retard, ginawa ang Dexin. Na ngayon po, isa na po sa mga star, diamond ang Dexin ng Tanawan. Isa sa mga idol ko, isa sa mga pitcher ko. Walang iba, palakpakan po natin. No other than, star diamond, Lori Silvino! Senyorita. Sinusubo niya sa Mam Lori. Oo nga eh. Hindi ko alam, speaker pala ako eh. Yung aming first timer, sayang. May ari ng pizza, magbubukas na. Nakauwi na. Ini-schedule ako. Hindi ko alam. Buti na lang wala akong topa. Kaya nandito ko sa harapan. Yes. Huwag may topa. Pakto. Gamit ako nagabura ko. Para ka na, parang sisilim dyan ah. Parang sa ano ah? Baka naman. May lamit pa yan. Mayla. Bad naman yun yung mga sabi nito, literatong teacher, no? Masayang na yan. Literatong teacher. Ako na so naman. Pag literato, 16. Sabi ko retard niya mag-retard. No, optional. Ako po, sino nakakakilala sa akin? Yung hindi. Ilan ang first timer lahat? Gusto na to kayo nila. Isa, dalawa. First timer kayo. So, lima. Lima. Ako po ay, ang topic ko po lagi, mas minaster ko po ang product kumpara sa pagkita. Noon kasi binay mo sa akin ang pagkita, ay manager ako nung bago ako man sa school. Isa akong private teacher, fourth year high school mo, English teacher po ako. Mataray, kaya binasagan akong taray queen. Kasi kumikita ko noon, after ng school, 27,000 sa manager ako nang sa kumpanya. So sabi ko nga, ang pera, pag pinakita sa akin to, at that time, kumikita na ako. Eh, retired police, retired colonel po ang aking asawa. So kagandahan ko nito, hindi pala basihan ang pagkita kapag ikaw ay may karamdaman. So money is nothing. So, walang silbi ang pera po pag tayo ay nagsasuffer sa matinding karamdaman. Sa totoo lang ang pera po, kikitahin natin. Pero pagbagsak ang health. So, you know, in-endorse sa akin ang product. So, that time, sabi ko nga kung wala kang tinarayan ko yung nag-endorse sa akin, kung wala kang pambili ng gamot, botika, meron ako. Wala akong kailangan, DXN na yan. So, sabi ko, yak! So sana ho, huwag kayong maging katulad ko na niyuyurakan ang kumpanya ng DXN na isinuka naman lahat ng sinabi ko ay kinain ko. Kasi ang unang titingnan natin bilang left passer. Left passer po ako na ang kagandahan no, kapag ka left passer o board passer ka, ang pera kikitain natin mahirap o madali. Pero pag nag-endorse ka ng product, na wala ang respeto, dignidad at pagkatao, yung recruitment left and right, hindi ako magbabanggit. Eto kayo, left, right, pairing siya. So ang DXN, sana maliwanagan kayo na ang DXN po ay hindi ganon. So gumamit lamang po kayo, lumusog na kayo, hindi po ito nakakagaling ha. Kasi pag sinabing magaling, tanggal gamot siya sa ating karamdaman. Siya po ay nagpapalakas ng ating immune system, immune booster. So meaning to say, pag malakas ang ating immune system, hindi ka madaling kapita ng sakit. So nung magsabog si Lord, nung ako po ay bata pa ako, ang kanto kami ng mga doktor. Ang mga kapatid po ng tatay ko, mga pinsan, doktor po at nurse na nasa abroad. Ang tatay ko po ay asthmatic, ang nanay ko may sakit sa puso. Ang amin pong master bedroom ng nanay ay ginawa ng ospital. Nandun na po yung mga oxygen, nebulizer galing Amerika sa mga kapatid niya, pero wala pong nagawa. Siya po ay wala rin, sad to say.
So, ang kaganda, ang nanay ko po, si Pasensya Panlola, si Pasensya Platon, isang taon po yun sa ospital, palibasa sustentado, hindi po yun umalis sa ospital. Million ho, o billion halos siguro ang inubos nun. 1 year po sa ospital. Ang gusto niya pag inatake, nandiyan na ang doktor niya, ang private nurse niya. So, wala pong nagawa ang pera. So, ngayon ho, sana, pakinggan ninyo ako na ako po ay dating 4-bypass, walang teacher na hindi malabo ang mata, rayuma, UTI, ay nagpitigil ng pag-ihi, gawa ng kapag kami bisita, kami po ay nagle-lecture maghapon, hindi ka pwedeng umalis sa kinatatayuan mo, naka-high heels ka pa. Hindi madumi, may sis po ako, inopera. After ay 8 months lang ho, ang inopera sa akin dito sa taas ay gagabutil na mais. 11 months, good news, ang tumubo, apa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi na ako nagpa-opera. Yes, hindi rin po ako na-bypass. Ako po ay 4-bypass. Tinaningan po ang buhay ko. Ako ay 21 years old. Nasabi kay Dr. Mercado, hospital, pag hindi raw ako nagpa-opera, ako ay tututugan ng haro. So sabi ng nanay naman, ay may lupa naman sila, na kapag ako inopera, madudugtungan ang buhay, pero hindi ginagarantiya kung hanggang saan. Pero bakit po buhay ako ngayon? Dati hindi ako malakas magsalita, hindi ako nakakalakad ng malayo, ngayon ho, kahit paos, nag-concert, hindi ako hinahapo. Yes! Because of... At kung meron po tayong maintenance, kung may maintenance tayo, tulad ko po noon, 7,000 na maintenance ko, grade 4 pa lang ako, hanggang sa ngayon, ay tinanggal ko na po yun. Kasi ho, ang maintenance, hindi natin kalaban. Ang gamot patika, pasintabi po. Ang gamot patika ay hindi natin kalaban. Ang gamot patika po ay, kaya nga sinabing gamot, pampakalma. Pag sinabi po, mega, may sakit ka, may karamdaman ka, halimbawa, inanihi ka. Ako tulad ko, may sakit sa puso, hinahapo, walang malay. Pag punta ko kay Reyes, naka-dextrose na ako, naka-oxygen. Pero the following month, nandun uli ako. Pinakalma lang ang sakit ko. At ang gamot batika po ay segmental. Ang pag sinabi segmental, halimbawa, high blood ka. Ang sakit pong high blood ay hindi sakit. Kasi sinabing, Mare, high blood ako, no. Ang tawag po sa'yo eh, hypertensive ka. So, hindi ka high blood. Pag ikaw ay hypertensive, ikaw ay may problema sa dugo. Pag pumunta ka po ng ospital, ang normal BP po ay 120 over 80. Dugo pa lang yun. The following month, may side effect, puso naman. Kaya sinasabi pong ang gamot butika ay segmental. Pag sinabi segmental, bawat parte ng ating organ, iba-iba ang ating gamot. Ang ating po ay holistic. Pag sinabing holistic, kung ano yung problema mo, may sakit ka man o wala, lilinisin niya. Mas maganda nga yung mga bata pa. Sabi nga, prevention is better than healing. So at my age po, wala po akong maintenance. Ang aking pong asawa ay retired, na police. Nakapagpatapos po ako ng 4 na anak. Ang bahay ko po, itanap yung sanggo. BXN po. So, hindi pa ako bahay ko. Sakto na. Sakto na. Bato naman at may slow. So, yun ho. Ang kagandahan ho dito ay maging aware po kayo na ang pagkita, ang kalusugan po ang tingnan natin at wala pong dadabes pa sa DXN. Dahil ang DXN po ang sinasabi ko, hindi number one. Ang DXN po ay the only one. Yes! Ganyan po ka. Ang topic ko po ay gynotherapy. Ako na ito matawag. Parapol. Sandali po ah. Parapol. Ayusin ko lang yung water. Parapol. Ano kaya yun? Binubuo ng cells, tissues, organs, and the whole body. Sayang ang ano, kaya maliliit ang sugat. Sayang ang pink, ano? Nakikita naman. So,
Regarding po sa aking pagne-network sa ating World Health Organization or WHO, meron po akong kliyente o business partner o pasyente. Siya po ay 44 years old. 42 lang. 42 years old. Taga ano po yun? San Isidro, Lipa. Yun po ay nagme-maintenance na August, September, October, November, December po pinatawag ako. Hindi po siya nagpakimo, siya po ay merong cancer. Napakarami po, number one daw po, according sa WHO, World Health Organization, ang ating cancer sa Pilipinas ay lumalaganap. Masasarap kasi ang pagkain natin. Siya po ay 42 years old. Siya po ay merong brain tumor, brain cancer. Siya po ay hindi makalakad, may diabetes, malaki ang paa. Lahat nasa kanya na. Bedridden, ibig sabihin. Noong December po, tinatawag kaming mag-ina, yung aking engineer, yung bunso ko. So, punta po kami ng buntok ng Tralala, layo, San Isidro, Lipa. Nag-take po siya ng December. First week ng January, pinatawag po uli ako para po i-congratulate. Siya po ay nakakapunta na kay Padre Pio. Nakakaligo mag-isa. Nakakapagluto mag-isa, nakakapagwalis. Na dati po, for 4 consecutive months, hindi po nakakatayo. So, yan po yun. Meron din po akong naging pasyente na kliyente, business partner na anak, ay 11 years old. Siya po ay stroke. 4-year-old, leukemia. 2-year-old, diabetic. Siya po ay nag-350 ng sugar. 2 taon lang po yun, umiiyak ang bata. Kasi ang diabetic po, kasi ang diabetes, naglalagay dito ng, akala ko nun kasi, nung bata pa ako, turok lang ng turok. Yung pala nag-i-square yun, doon tinuturo ka. Pag natapos, sa kabila naman, gano'n. Pag masakit. Mamaya po, tatalakayin po ang diabetes. So, ibig sabihin, lahat po ng ito, walang pinipili na edad na dapat at the age of 30, pataas. Ano, ngayon o, pabata ng pabata, gawa ng ating lifestyle. At pansinin po ninyo, hindi lang po lifestyle. Pansinin po ninyo, lagi nyo pong tatandaan, ang cancer po o anumang uri ng karamdaman, hindi lang po yun sa kinakain. Dapat po aware tayo sa kinakain natin, sa ating dapat nag-exercise, kumpleto ng tulog, kumpleto ng tubig. Ano ho? At ang hangin nating nalalaghat, hindi na siya safe. So ito po ay mga nagme-maintenance ng gamot botika. Pag sinabing gamot botika, whether they like it or not, nagme-maintenance sila kasi ang sakit nila ay ang buhay nila ay kinakailangan mahabain. Ipoprolong lang ang kanilang buhay para sila hindi madaling mawala. Tulad ko. Pero at my age, wala pa akong maintenance. Kahit isa. So yun ha. Meron tayong 5 deadly diseases. What are those? The cardio, vascular disease. Ito ay ang heart attack and stroke. There's a big difference between the heart attack and the stroke. Pag heart attack, attack sa puso. Yun po ultimano, pag dinala sa ospital, cardiac arrest, tulad ni Fernando po Jr. Ang stroke po ay hindi yon cardiovascular, hindi yon heart attack. Kasi yung ating ugat ay magka-cross. Yan ho. Di ba pansinin ninyo, pag pumutok ang kaliwa, ang apektado po ay kanan. Kaya tingnan ninyo, di ba merong pasyente na minsan gaganon-ganon. Kapag ito naman ay pumutok ang kanan, ang kaliwa ang apektado, kaya yung iba naman di ba nauutal.
kaya mas maganda mag-exercise tayo. Pagising sa umaga, when you wake up in the morning, at saka lagi tayong positive, ang stress o cancer. Sabi ko nga, when I was in teaching, yung nagtuturo pa ako, nakaharap sa salamin. Sabi ng mga anak ko, mami, parang kaluka-luka. Di ba, ikaw sa salamin? Diyos ko, ang ganda ng babaeng yan. Ang ganda talaga! Pakurot! May ugat, ha? Flawless! Flawless! Ang puti! Malusog na malusog, magaling na magaling, walang karamdaman. Mahaba ang buhay ng nasa salamin na yan. Kasi, sasagot, di ba ikaw yun? So aware ka sa mga negative. Bata pa ako, kaya tinalingan ang buhay ko hanggang ngayon, lahat po, lahat ng sakit binigay sa akin. Pero ngayon po, ni isa, wala akong nararamdaman. Because of God. Pangalawa ang ating, sabihin nyo laging maganda ako, malusog ako, mayaman ako kasi yes! Kumikita na ng 10,000 ako. Hindi nga eh! Hindi nga ako kumikita. Accept mo! Kung ano yung nilagay mo sa ulo mo, parang cellphone, naka-phone book, yun ang mangyayari. Pag sinasabi, di ba, naku, may sakit ka nga, oo nga eh, gagaling pa kayo. Ano? Magaling ako. Maritoni Fernandez, may cancer yung breast cancer. Parang ako rin, huwag mo sabihin gagaling ka. Magaling ako. Pag gagaling, pwedeng hindi. Pwedeng oo. Tandaan nyo yan. Lecture yan ni Ma'am Taray. Magaling ako. Maganda ako. Mayaman ako. Yes. Sarap na salamin. Magre-react. Hmm. Ikaw yun eh. Kaya kahit ang cancer ang nasa inyo, kahit sa bulsa. Tawa ka ng tawa. Ay, baka makatawa kayo mo, pagkali, baka kasi mo ko tayo. Tawa na, di ba? Lagi nyo nung sabihin yun. Yung ako yung tingnan mo, sabi ko, may card ang aking engineer yung bunso ko. Mami, nahulog ka sa mall. Pumutok, sabi ko, kala ko nalabas ang utak ko eh. Malakas ang paniniwala ko. Mahirap magkaroon ng problema. DXN pa rin. Number one siya. So, ano mang problema, sabihin natin na, naku, baka gano'n, may namuundog. No. Lagi kang malusog. Malusog. Yan. Ang heart attack, sinabi ko na, mas magandang mag-exercise ngayon kaysa sa ikaw ay nag-exercise na tapos nakagaling pa. Di ba? Tawa. Na, di ba mas maganda? Inaantok ba kayo? Hindi! Babatuhin. So mas maganda na tayo ay nag-exercise. Pag na heart attack, cardiac arrest naman, kasi wala naman namamatay sa hypertensive eh. Ikaw ay cardiac arrest. Inatake sa puso. At take note, speaking of atake sa puso, hindi totoo ang binangungot. Nasabihin pinangungot, no? Yes, cardiac. Huwag kang matutulog ng ganda ng busog. Atakihin ka. Ikaw ay... Ayoko. Tatalsik ang lawa. Mas maganda siya pag walang pesos. Tatalsik ang lawa. So yun. Walang... Tanggalin mo nga para maganda. Walang nalamatay sa pangungot. Katanggalin mo na tumos. Yan! Cardiac arrest. Ganda-ganda rin sila yun. So yun, ha? Ano may problema? Eto po yun. Sa puso. Ay, hindi pantay ang puso. Pwede ko ba balakyan para maintindihan? Kasi may susulat pa ako eh. Tinitipid ang whiteboard eh. Ito ang ating puso. Siya ay merong apat na kwarto. Ang tawag dito ay apat na chamber. Ang upper left atrium, ang lower left ventricle, ang right lower ventricle, ay right, ang right upper atrium. Siya ay apat na kwarto. Tingnan nyo ang kamatis. Di ba may ganyan? Yes. Kaya siya ay napakaganda. Kamatis. Yes. So meron ang ating puso. Di ba meron siyang
Di ba meron siyang ganito? Parang yung sa manok. Di ba may ganyan? Wala na bang ano? Meron. So, ganyan. Di ba? Kapag ka ito ang ating ugat. Yan ang ating ugat papunta sa puso. Kapag ka tayo ay merong problema sa puso, merong enlargement tulad ko, nahihirapan akong huminga. So, yung isa, rheumatic heart disease, enlargement of the heart. Ano ang problema? Nagkukulang kasi ito ng oxygen supply, barado, siya hindi pumapasok. Pagka meron tayong kinain, eto yun. Eto yung ating ugat. Eto ang ating atay. Di ba ang atay natin, ang liver ang sumasala lahat ng ating kinain? Ang liver ang sumasala. Kapag ka siya ay sumasala, kapag ka tayo ay kumain, i-deliver niya sa 11 interrelated organs natin. Heart, liver, kidney, lahat ng organ. So, ang puso natin, bakit tayo kakaroon ng sakit sa puso? Number one, pagising sa umaga, ano ba ang ating kinakain? Nagsisinangag. Nagluluto ng hot dog, ng bacon, ng itlog. Di ba lahat yun ay prito? So, wala tayong alkaline o prutas o gulay. So, ang problema, ang puso natin, parang kulang ka pa sa tubig. Yung sebo ng baka, ilagay mo sa pinggan. Di ba pagkainan mo sa tubig, nandun pa rin siya, no? Di ba ang ginagawa natin kahit pa nasa outside tayo, wala namang kape, kaya dumidikit siya sa ating kolon. So, ang nangyayari, may gamot-muti ka. Pag may naramdaman, may gamot-muti ka, meron na siyang lifetime maintenance. Lifetime maintenance, sakit sa puso. Sa'yo pupunta sa doktor. Ang gagawin ng doktor, magbibigay ng vasodilator. Ano yung vasodilator? Vaso means ugat. Dilator. Expand. O, eto yung ugat natin. Eto yun. Magbibigay lamang siya ng buka. Iikom uli. After 24 hours, buka, ikom, buka, ikom. So, magbibigay lamang siya dito ng way. Pero yung baradong ugat natin, kada kakain tayo, hindi pa rin siya dumadalo sa ating puso, gawa ng ating problema. Ang ginawa lamang na ating vasodilator, in-expand siya. Yun po yun. Kaya tayo merong lifetime maintenance. Sakit lamang po yun sa puso, ano, nagsimula sa ugat. So, yan po yun. Ang pangalawa po ay ang cancer. Let us, pinaka-common po ng cancer. Colon. Ito po yun, colon. Ito po ang ating colon. Ito po yung ating colon. Hindi madali na yan. Ito po ating colon. Meron po tayo rito ang appendix and the anus. Di ba ang ating pong large intestine o malaking bituka ay 9 feet long. Ay hindi pala na ano pa rito na ang normal na BP natin ay 120 over 80. Naha, ang beat per minute po natin ay sa main. Dagdag ko lang po. Ang beat per minute po natin, BPM ay 75. Ito po yun sa male. Beat per minute po, mas aggressive sa women ay BPM ay 78. Yan po. Mas ang normal beat per minute, mas aggressive nga daw mga babae. Mas per minute, yan ang ano niya. Mas matibok ang babae. Kaya pala. Yan, ano, beat per minute.
So, 120 over 80. Balik lang tayo. Pag ikaw ay nagpa-check up, 120 over 80 normal BP. Pag ikaw ay nag 130, 140, ang titingnan nyo lagi ay yung over, which is diastolic. Pag sinabing diastolic, ang over ay 100, 150, 180. Matabot na kayo. Huwag kagad tatayo, huwag kagad dihiga. Tandaan ninyo, pag sumakit ang batok ng baba, low blood. Ito, high blood. Inom ka agad ng tubig, huwag malamig, relax. Nakataas ang huwag ihiga, kasi iba, lagi humihiga, nahihirapan huminga. So, yan ha. Titingnan lagi natin ang diastolic, which is over. Pagka 130 over 80, okay pa ho yun. Pag 130 over 90, konting mataas. Pero pag nag 100, mataas na po siya, ha? So, yun. Ito ang ating colon. 9 feet long. Ang ating maliliit na colon ay small intestine ay siya po ay 23 feet long. Mas marami mali. So, ang dumi natin ganito. Bakit nagkakaroon ng cancer? Which is? Kaping malaki. Ano pong kamalaki? Colon cancer. Ano po? Ang dumi po dapat natin kulang sa tubig. Dapat umiinom tayo ng 7 hanggang 12 baso ng tubig sa isang araw. Huwag malamig. Sa mga pakalasa. Tubig. Anong pain? Pag sinabing solid po, hindi madaling matunaw. Siya po ay dumidikit sa ating colon. Lahat po ng kinain nating solid food, dumidikit sa colon, dumidikit sa colon. Ano po? Kapag ka siya po ay nagkaroon na ng mga ganyan-ganyan, ang tawag po dyan ay colitis sa ating isuka. Pansinin niyo, di ba dapat ang dumi ng bata o tayo, ang normal na dumi ay ito. Minsan, naputudol na. Minsan ang dumi na ng kambing. Mamili nga kayo. Huwag! Kailangan. Oh, may assignment. Punta ng nag-CR. Dapat siya ay lutang, nag-floating, hindi lubog. Huwag kayong kukuha ng pantutdot, stick, para lumutang. Kinakailangan siya ay lutang. Ibig sabihin, pag lutang siya, maganda pa ang ating bituka. Huwag kalilimutan, uminom ng pito. Hindi advisable yung sabaw. Hindi advisable yung sabaw ng buko. Yung mga sinigang, kailangan tubig, hindi malamig. 7 to 12 glasses of tubig. Tandaan po ninyo yun. So, yan ho. Siya ay dumidikit. Kaya po nagkakaroon tayo dito ng colostomy packet. Colostomy bag, yung nilalagyan dito, binubutasan ng tubo. Tapos, daladalan mo yung dumi. Taihan mo. Mahal yun. Pinsan ko, milyonarya. Milyonarya, walang nagawa ang pera niya. Namatay na po siya, colon cancer. Yung mapag-iman? Oo, yung upline ko, pinsan mo. Maganda na bahay sa amin, ha? Di ba, Mansion? Wala na nakatira. Pinsan namin si Evelyn. Wala na nakatira, ma'am. Meron yung anak niya. So, yari, kinamatay niya. Kailangan, ito po ang dumi. So, meron pa tayong isang cancer. Kapag ang isang cancer naman, di ba, halimbawa, ang sino dito nire-regla buwan-buwan? Kailangan nire-regla most girls menstruate during 28 days. Kinakailangan ang kababaihan normal ang menstruation. Marami po minandel na merong cervical cancer. Pwede pong puntahan dyan adenomyosis. Yung grupo ko, patulad ko rin yun, tumindi nga na nag-ikinig, pero graduate siya, si Jocelyn Gullier. Yung may gown, yun po ay mamamatay na gawa ng cervical cancer. Yun po ay buhay. Laklak niya po ito. May pera naman ay magpa-opera, mamamatay naman daw siya. So yun po ay 4 na buwan, may mga bukol, hindi niya pinatanggal. Sabi niya, kung mawawala ako, laklaking ko ang DXN, parang ako, patay sa akin si Dr. Lim. 20,000 po kung bumili yun.
Ngayon po, ayan, kilala ni Partner Beth. Ang ganda po ng grupo ko. Buhay. Gawa ng cervical cancer niya. May mga bubol po siya sa labas ng matres. Loob at labas ng matres. At siya po ay hindi inoopera pag siya po ay hindi hinog. Inoopera po siya pag 9 cm na. Ibig sabihin, parang prutas na kamuhaan niya. Kaya lang, bumabalik. Pag inoopera, bumabalik uli. Ang gagawin, opera na naman. Isa po yan sa mga cancer. Kailangan mo tayo ay regular ang menstruation. Ang isa naman pong cancer ay ang kidney. Kidney. Sino rito may binabalik sa usaw? Yan. Grupo ka ni partner. Ah, first time na ka ni partner, Toto. Ayun, pagka merong binabalik sa usaw, hindi totoo na naupo ka sa mesimento na ikaw ay babalik sa usawin. No. Kulang sa tubig. Binalik sa usaw, nagka-UTI. Pagkatapos, tumaas ang creatinine. Ganito yon. Cancer din yan, ha? Ito ang ating kidney. Yan, the left and the right, hold them up high and clean and bright. So, dalawang kidney. Nabubuhay ang tao kapag ka ang kidney ay isa lang. Pero pansinin ninyo, ang tatanggalin sa kanya hindi yung malusog. Siyempre, yung mahina. Alam ba kayo ng malusog? Itay kagad. Binagyan ang kidney. Bakit? Ang may problema po, kapag ka siya ay kulang sa tubig, mahilig sa maalat, mahilig sa mga instant, mahilig sa alamang, mahilig sa sichirya, mahilig sa soft drinks. Ang namamaga ay, gitna, meron na siyang urinary tract infection, which is UTI. Mag-a-appear, pag umihi, dark yellow. Pag sinabing dark yellow, dilaw talaga ang ihi niya, kahit hindi kayo magpa-check up, may UTI kayo. Sumasakit ito, ano? Huwag mo nang palalain pa. Pag sumakit ito, tagarang dark yellow, may UTI ka. Ang bibig gagawin natin, pupunta ng, ano ba yung gamot sa UTI? Amoxiclav? Amoxiclav. Ba't ay nagbanggit tayong dalawa? Patay mo pa yun. Sorry po! Sorry po. So, maganda talaga. Pag uminom ka niyan, kahit anong gamot botika, di ba tanggal naman ang sakit? What is the reason behind? Ang root cause, hindi nawawala. Babalik ulit. Kasi kumakain ka eh. Paano ka eh? Papasaway. So, ang mamamaga after ng UTI, alam nyo yung tinadialysis? At ito ay nag-crystallize. Hindi na siya hindi na siya, di ba, hindi na tayo umihi ng normal. Babalik siya sa magkabilang kidney. Yun ang mataas ang kanyang crea. Pag tumaas ang creatinine, nagmamalfunction na, sira na ang bato. Di ba, lalagyan tayo ng pistula. Ay, sila lang pala. Lalagyan sila ng pistula dito, tsaka dito. No? Tatanggalin si dugo, isasayang.